Lista dito, lista doon. Mahilig ka bang maglista? Palagi ka bang naglilista ng mga need to buy, things to do, at movies to watch? O baka naman listahan ng mga taong may atraso sa iyo ang nililista mo? Karamihan sa atin malamang ay may laging katabing notebook at ballpen o kaya naman ay notepad app sa cellphone. Mas madali nga namang matandaan ang mga bagay-bagay kung sinusulat natin, di ba? Limitado lang din kasi ang ating naaalala, lalo na't sa panahon ngayon na napaka-fast-paced ng lahat. Pero alam ba ninyo na kung meron mang listahang dapat nating simulan, ito ay ang list of answered prayers. Tuwing may sinagot si Lord sa panalangin mo, jot it down. Keep a record of blessings, not of wrong things. Kahit anong liit ng blessing na yan, why don't you keep track of it? Hindi ka na late pagpasok sa office, ilista. Good mood si bossing today at nag-announce ng salary increase, aba, thank the Lord! Na kapag get together ka with your friends online dahil lumakas biglang internet connection mo, idiretso mo sa listahan yan. Makikita mo, hahaba at hahabang listahan mo dahil sa napakaraming blessings na binibigay sa iyo ni Lord araw-araw. Sa dinami-rami ng mga umaagaw sa ating atensyon, there's always the tendency to be distracted and be insensitive even when God is already blessing us. Sometimes, what sticks in our minds are the negative things that are happening around us to the point na hindi natin napapansin o di kaya nakakalimutan natin ang pagpapala ng Panginoon. Tandaan mo, ang pagpapala ng Diyos ay laging sumasa iyo dahil kay Jesucristo. Manalangin po tayo. Dear Lord, you are indeed a generous Father. I'm always blessed because you delight in blessing me. May I always be reminded of how much you love me. Help me to focus on the wonderful ways you are showing me that love. In Jesus' gracious name, I pray. Amen. Paano pa natin ma-apply sa buhay natin ang teaching na ito? Sa linggong ito, ilista sa iyong prayer list ang hindi bababa sa tatlong blessings na binigay ni Lord sa iyo kada araw. Sigurado akong sosobra yan sa tatlo. Pagkatapos ay pasalamatan siya sa kanyang pagpapala sa buhay mo. Naway sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Philemon chapter 1 verse 25. Ako po si Mari Caimo. Hanggang sa susunod. God bless you.